Hello mga kababayan ko, Tito Noise Vlog Years. Good morning sa inyo, good afternoon, good evening. Nasamang panik yung mundo nakatira. Ito mga kababayan ko, malungkot na naman na balita. Sus Mario Josep. Ano to, untimely dead ba to? Although si Ricky Lo na 75 years old na siya. Mga kababayan ko yun, pumanaw na siya kahapon, May 4, 2021. Yung past weeks tsaka second week pa eh, nagbablog pa siya tungkol sa mga artista eh. Ayun, bigla siyang nawala. Ano siya eh, ayun nga, kolumnista siya ng Panper. Kung naaalala niyo mga kababayan ko, halos lahat ng mga column niya, accurate. Talagang tama, lalong-lalo na yung hiwalayan Martin Rivera at saka Paus Fernandez. Binatikos pa nga siya noon eh. That was 20 years ago na hindi naniniwala. Ganun-ganun. Ayun. Talagang totoo pala nangyari na hiwalay sila Martin. Ayun. Dami nagluluks ang mga celebrity ngayon mga kababayan ko. Ultimo mga ibang ordinaryong tao. Kasi ito rin yung binabasa ko sa ano sa Philippine Star. Eh. Matagal na wibil pa kami ng Philippine Star noon eh. Eh kaya lang medyo nag-ano ang star. Alam nyo na. Kaya nakakalungkot, untimely dead itong nangyari. Although 75 na nga siya, ang ano, ewan ko ba, talagang dapat talaga mag-iingat tayo. Lagi tayong ano, susunod sa batas. Grabe ito mo. 2 weeks ago, may column pa siya. Meron pa siyang YouTube na ano, may nag-vlog pa siya eh. Tapos ito na mangyayari oh, bigla na lang makawala. Ano siya eh, Channel 7, Star Talk ba yun? Kasama nila, sino ba yun? Sila Rosana Roses. Nakalimutan ko yung isang columnista rin siya eh. Nakalimutan ko. So, ganun na lang mga kababayan ko. Nakakalungkot. Wala na ba tayong ibang good news? Panay ano na lang? Pumanaw? Ano ba yan? Yun lang mga kababayan ko. Mag-iingat tayo parati ha. Huwag tayong kumpiyansa sa sarili natin. At saka yung mga sa mahal natin sa buhay. Pag-ingatan din natin ha. Hindi baling ano, maging paranoid tayo. Mas saligtas tayo. Yun lang po mga kababayan ko. Again, rest in peace Sir Ricky Lo. Maraming salamat sa mga columns mo. Don't forget to like to subscribe. Bye.